experience fear like never before with the whole family and friends and join the Sinisindak experience. Catch Sinisindak ang ikalimang yugto at any SM Cinema nationwide starting October 30 to November 5, 2024. Same, same, pero... Pero ano? Iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo... Energy! Magandang gabi! It is now 7:23. Magandang evening po sa lahat ng mga kumakain dyan. Ano man ang inangasab-ngasab mo dyan, ha? Sige lang, galingan mo lang. Oh, huwag masyado masiba, ha? Baka mamaya mahirinan ka talaga dyan, ha? Oh, eto. Habang kumakain ka dyan, eh, baka maisipan mo lang na tulungan ang iyong katawan at mag-take ka ng MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Wow! Dahil bawat MX3 capsule ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen. Ito yung mga sangkap na nakatutulong at hindi nakasasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya naman tinawag na plus eh dahil may dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Yung CoQ10 o coenzyme Q10 ay uri ng supplement na kailangan ng katawan lalo na't nagkakaedad na, di ba? Tulong ito para sa mas malakas na heart muscle fiber. Yung L-carnitine naman ay uri ng protein na tumutulong sa maayos na metabolism o panunaw. Kung may tanong, bisit tayo ng kanilang website, mx3ph.com or tawagan sila sa 0918-888-8693. Ituloy natin ang takutan. Now na. Tuloy po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Drive Me Crazy, the Spooky Edition. Chico, magandang gabi po, maligayang pagbabalik sa last day ng ating takutan. Dito sa Drive Me Crazy, ang ating Halloween special, the Spooky Edition. Spooky. I-shoutout natin ang mga nata-traffic ngayon dahil nararamdaman ko talaga na traffic sa paligid, no? Parang si Francis lang yan, no? Pa-shoutout daw
Traffic dito at halos walang galawan daw sa Chino Roses going to South Cemetery packing tape. Buti na lang, walking distance lang ang bahay ko sa work. Ayun na nga. Ang dami-dami nang ang dami ng traffic sa paligid. Kung meron po kayong gustong i-share na story, no? Pwede niyong i-send sa akin yan sa Kuya Chico FB page. Capital K, capital din yung unang letter C. Or, pwede mo akong tawagan 8721-2429 or 7001-7949. Let's see. I think we have a caller on the line. Kausapin natin siya. Energy, hello? Hi. Hello, Be. What's your name? Kip na lang po. Ha? Kip. Ano yun? Sorry? Kip. Kit? Kip. Si Kit. Si Kit, parang short for Marikit. Ganyan. Parang ganun po. Si Kit. Taga saan si Ate Kit? Sa Cavite po. Saan dyan? Secret. Sabagay, ang laki-laki ng Cavite, di ba? Oo, malaki kasi masado kahit sabihin ko yung... Kanina yung may nabasa ako, yung sinabi sa Cavite, alam mo ba yon? Yung tinutukoy niyang yung subdivision na may tabing palayan, alam mo ba yon? Ay, hindi ko narinig kanina kasi kaka-out ko lang sa work. Okay. Oo. So you are working now? Yeah. Would you mind me asking kung anong trabaho mo? Secretary ako sa isang company. Oh. Sabi nila, magaganda daw yung mga secretary. Totoo ba yun? Sakto lang. humble lang tayo. Yung mga sagot ng mga pahumble. Oh, sakto lang. Oo, ang tagal na nga namin nakikinig sa'yo, Chico. High school pa ako. Yan na naman tayo. Yan na. Working na ako. Oh. Tama na, baka magsampalan pa tayo. Eto na nga, Kit. Kailan nangyari itong isashare mo sa amin? Siguro nung nitong first wave ng pandemic. Oh, 2020? Oo. Okay, sige. Kwentuhan mo kami. Ano nangyari? Kasi dati sa Alabang pa ako nakatira. Mm-hmm. Pero yung bahay doon is bahay yun ng pinsan ko. Okay. Oo, yun yung family home nila. Tapos lumipat na sila, tapos nag-house sitting ako doon. So, ako lang yung tao, ganyan. Okay. Ako na kinakabala ko. Kaya mo yan. Oo. Hindi, nag-fangirl talaga ako sa'yo. Relax ka lang, ako lang to. Ano ba? Kaya na, ikaw ba eh. tapos? Tapos, di yun. Kabilang ako uuwi kasi may carpool kami noon. So, pag uuwi ako, mag-isa lang ako. Residential kasi yung building. Bali, sa third floor ako, may hanggang fifth floor. Yung fifth floor, yung rooftop yun. Okay. Tapos, dun sa fourth floor, laging maingay. Talagang maririnig mo yung parang yung mga bata, yung mga stomp ng paan nila. Tapos, minsan madaling araw, magigising ako, may parang nagko-construction dun sa unit sa taas. Ano to? Sorry, ano? Condo ba ito? Or? Residential building lang. Residential building? So parang apartment, ganyan? Apo, apartment pa. Okay. So may mga naririnig-rinig ka dun sa fourth floor, sa taas ninyo to? Yes po, kasi sa third floor kami. Tapos, isang beses, umuwi yung tito ko. Bihira naman sila umuwi dun. Para lang minsan maglinis, ganyan, i-check yung bahay. Tapos nung umuwi siya, kasi medyo matanda na yung pandemic niya . Mahina na ganyan. Okay. Ayan, napipresyo. Tapos yun nga. Wala kasi ako noon. Parang twice, pinabarangay niya yung sa taas. Dahil maingay nga. Dahil sobrang ingay. Tapos daw, may nagko-construction daw doon. Parang yung binabarena na yung pinakaharang yung ceiling namin. Ganon. Parang ganon na yung naririnig niya. Oh, pero siyempre, pag irereklamo, pupuntahan nila. Anong meron doon? Yes, pinuntahan po nila. Nung pagkapunta nila, wala pong tao doon. Oh. Walang tao. Pero may nakatira siya. May yung nakatira doon, parang hindi sila nakauwi. Nasa kabilang unit nila sila, parang ibang building sila.
nung panahon na yon, kasi di ba bawal ka magpunta-punta kung saan-saan. Kailangan may clearance ka para makapasok ka sa isang Correct. Building. Opo. Ganun po yung nangyari. Tapos yung tito ko, siyempre hindi sa mapakali. Parang second or third time, pinapuntahan niya po ulit ng same day. So ibig sabihin, lagi yung ingay? Gabi-gabi? Opo. Araw-araw? Yung narinig niya daw po, morning. Tapos ako, naririnig ko lang, gabi. Kasi gabi lang ako nandun. Oh, so pinuntahan niya ulit? Opo, pinuntahan niya. Tapos wala naman nagbubukas po. Tapos sabi lang nung katabing unit is wala daw tao din doon. Ganon din sinabi doon sa barangay. Yung bang tunog na yan, kayo ano, sa ibaba, naririnig din ba nila yan? Hindi o po, parang kami lang yung nakakarinig. Opo, tapos nung ganun. Time na naka-work from home ako, na-complain pa nga po ako sa office namin kasi ang ingay daw po, may bumubulong na bata, may parang nag-aaway daw po pagkakausap ko sa phone. Yun, ganun. Oo, ayun yung mangyayari doon. Tapos ang ginawa na lang nila is kasi ayoko na... Ang dami, bukod doon, marami pang nangyari talaga. Simula din nung mga yun, ayoko nang tumira doon. Ang kinabinenta na lang nila yung bahay. Ah, okay. So, wala na. Ngayon, hanggang ngayon, wala na kayo access doon? Wala na po. Pero yung bagong nakaano doon, bagong nakatira po, is may naririnig sila, may nakikita daw po silang lalaki doon sa kwarto nila, tapos merong may bata daw po minsan. Eh, dati din, parang nagpapakita din yung sa mga kapatid ko, yung mga bata tumatakbo daw doon. So, ibig sabihin, pwedeng doon lang sa unit talaga na yon, di ba? Kasi Opo. Yung iba naman, walang naririnig, eh, kayo lang eh. At yung Opo. Ngayon, may nakikita na, di ba? Saka, a-add ko lang din, kasi yung unit na yon, ay yung buong area na yun kasi, parang 4 years old pa lang ako is nakatayo na. So matagal na talaga sa parang haunted na nga talaga yung buong area. Luma dun, na. Eh. Luma na po, opo. Tapos po, no offense po sa mga Katolik. May ano kasi doon, may padasal. So doon every sa... ganitong panahon po, may mga padasal po doon. Tapos iniiwan yung ano, yung... Ano po tawag kasi hindi po. Doon sa ano yun, doon sa unit na yun yung sinasabi mo or buong building na po yung padasal. Ah, okay. Oo, sa buong building po talagang nagpapadasal sila. Bawat building po iniiwanan nung Santo Niño po ba yun? Ah, okay. Tapos, no offense po sa mga Catholic. Tapos every time na pagtapos ng padasal, doon po sa buong building may nararamdaman po talaga kami. Halos lahat ng kapitbahay. Oh. Tapos yun nga, yung Santo Niño na yun, iniiwasan po talaga namin pagdadaan po kami kasi natatakot kayo. Natatakot kami, opo. Kasi para siyang ano, anytime gagalaw sa actually, yung ganung ano. Yung feeling. Mga santo-santo, di ba, pag sa mga bahay, kahit din ako eh, pag may mga bahay na may mga ganyang kabahayan, lalo na kapag ka mga ano talaga eh, mga sagrado Katoliko, may mga santo, natatakot din ako. Kasi feeling diba? Ko nakatingin sa akin. Hindi lang kami nag-iisa. Ano. Oo. Diba? Eh, ayaw. Okay. Oo. Ang daming talagang kwento ko yan. Pero kinakabahan kasi ako. Oh, pero ito, recently, kasi ito matagal na yan. Recently, wala ka nang ano, wala ka namang naramdaman, ay, wala ka naman experience. Kahit dito kasi bagong sa bahay lang ito, bagong bahay, bagong lipat lang kami. Madami din actually kasi since dati pa, nung bata ako nakakakita na talaga ako. Ah, so meron ka talagang ganyan. Ano yung, ano para sa'yo yung pinaka, kung marirecall mo lang, yung pinaka parang sabihin na natin halos hindi mo kayanin no, na na-experience o nakita mo o kung ano man. May naaalala ka ba? Siguro kunyari, po. Yung sinabi niya sa'yo hindi kanya sasaktan pero niloko ka niya. Kayaan. Yan, di ba? Yan yung pinaka nakakatakot sa lahat. Oo, yan talaga. Maapas, spooky ka talaga niyan. Ay, ito pala, naalala ko na kayo. Naalala, oh, ano yan? Oo, kasi doon pa din, same unit. Kasi nananaginip lang po ako minsan. Minsan nananaginip ako ng babae, na mahaba buhok, yung typical na makikita mo kasi laging pagod. Tapos mahaba yung buhok, naka-color white. Minsan sa panaginip ko, umakit sa ng ceiling, gumagapang pababa sa akin. Yung ganon. Tapos,
may times, siguro parang isang buwan siya nangyari. Papasok niya, papasok ako ng office, napapansin nila bakit daw ako may mga, parang may marka. Parang daw akong binugbog sa katawan nito, sa braso, sa hita. Kasi yung uniform namin dati, sobrang ikli talaga. Kitang-kita talaga yung mga mark. Pero hindi mo napapansin o hindi mo nararamdaman? Yung sa braso na napapansin ko. Pero yung sa iba na napapansin nila minsan sa likod, maikli yung buko ko sa, sa leeg. Meron na yung parang mark daw ng kamay, ganyan. Ayun, yun yung hindi ko makalimutan doon. So anong nangyari? Hinayaan mo lang? Hinayaan ko sa siguro mga isang buwan. Eh, stress din kasi ako noon. Kaya siguro feeling ko na-attract sila noong mga panahon na yon. Talagang as in, nagpapasa talagang yung hawak sa akin. Yun nga. Pero wala, hindi ka naman tumama sa kung saan. Hindi mo, walang hindi ganun. Hindi ko mark po kasi doon. Yung nakikita ko, mark ng kamay. Yung nakikita din nila mga mark ng kamay. Tapos parang, Tapos kasabay nun yung pag nananaginip ka. Opo, opo. Kung sino si, kung ano-ano nakikita mong gumagapang sa pader. Mm-mm. Mm-mm. So, meron pang isang beses, Kuya Chicos. Yung pinsan ko. Dami, ha? Yung pinsan ko, si Kisa, binigyan ko siya ng BB cream na stick. Kakabili ko na, hindi match sa skin tone ko. Binigay ko sa kanya. Okay. Nung pumunta sila doon. Tapos umuwi sa Tagal Laguna kasi siya. Umuwi na siya. Tapos, nanaginip na naman ako noon. Nanaginip ako, may babaeng pumasok doon sa room ko. Doon pa rin sa unit na yon. Okay. May pumasok na babae na hindi ko siya kilala. Mahaba, buhok, tapos matanda. Pero kita ko, yung mukha niya, naaninag ko. Mm-hmm. Na matanda siya, medyo kulubot, ganyan. Tapos, hindi ako makagalaw. Pero alam ko, panaginip lang siya, kaya hindi naman ako nagpanik. Tapos may inabot siya sa kamay ko. Ano daw? Inano niya lang sa kamay ko, tapos parang hinawakan yung kamay ko, tiniklop niya. May nilagay siya doon. Hindi ko alam kung ano. Okay. Tapos, kinaumagahan, nagising ako. Ay, yung hawak ko na yung binigay kong BB stick doon sa pinsan ko. Tapos ang daming buhok. Oh. Tapos, siyempre, tinanong ko sa... Sabi ko, di ba binigay ko sa ito, naiuwi mo to, di ba? Pinakita mo to sa akin. Pinakita mo sa akin na naiuwi mo to. Oh. Ayun nga daw, nawawala daw sa kanya. Alam niya, inuwi niya kasi ginamit niya pa yun doon. Oh. Ayun yung pinaka-isa sa weirdest na na-experience namin doon. Weird nga. Oh. May buhok. Ani- Ayun nga, ang dami here. Baka sa'yo lang yung buhok, hindi mo kasi alam pag natutulog ka kung saan pumupunta yung kamay mo. Tas, diba, okay, mali okay mo nga na... sana kung ganun, Kuya Chico. Kasi tas, yung buhok, di ba maikli lang yung buhok ko. Oh. Tapos yung buhok sobrang hahaba po. Kulot ba yung buhok? Straight nga eh, buti kung kulot ka, magpapanik. Ah, straight. Ah, straight na mahaba. It's so spooky. Spooky. Hay nako. Oh, anyway, mag-ingat ka palagi at sana hindi na mawala ang mga BB cream. Thanks. Sana nga kasi mahal. Salamat sa pag-share, Kit, ha? Okay. And, happy thank Halloween. Thank you po. I'm so happy nakatawag ako. Alright. Okay, thanks. Uh-oh. Bye. Thank you. Mga buhok-buhok na yan. Diyan din ako. Ako'y, hindi ko alam kung natatakot ba ako, nahihiwagaan ako. No? Sa tuwing na lang, araw-araw na lang, magsisiar ako at maliligo talaga. Ang dami talagang buhok doon sa may drainage talaga. Hindi pwedeng, sabi ko, wala bang araw na maliligo ako at walang buhok doon? Ewan. Tapos pag hindi mo ginal, ang gagawin ko ngayon, papaahin ko. yung hinlalaki ko sa paa, kakayurin mo yun, di ba, para mawala. Tapos ilalagay mo sa gilid yung mga buhok. Kasi pag hindi mo ginawa, yung tubig, hindi magde-drain, di ba? Napupuno. Nakakadiri kayang hawakan. Hinahawakan nyo ba yon? Ako hindi, pinapaako lang. Nilalagay ko lang dun sa may gilid. Ay, nako. It's so spooky. Eh, ito pa yung malupit. Di, yung sabon. Yung panghugas, pagka jumebs, di ba? Sintabi po sa kumakain. Bakit may mga buhok-buhok na parang ginupit? Sabi ko,
to? Ginupit? Bakit? Alam mo yung... sige na, wala na akong pakialam, di ba, kung paano mo gagamitin yung sabon, kung anong ginagawa mo sa banyo, kung ano yung buhok, ginupit mo, bahala ka na, malaki ka na. Pero pwede bang linisan nyo naman yung sabon? Yung hindi na makikita ng ibang gagamit. Alam kong ginupit-gupit eh. Kasi yun din yung itsura eh pag nagugupit. Pero hindi kasi ako yun. Parang nakakadiring tignan na yung buhok eh punong-puno. Di ba, ang hirap pa naman tanggalin pag dumikit yung buhok sa sabon. Kailangan mo yun ipaanod ng yung tubig, di ba? Tapos kukuskusin mo yun o kaya uukitin mo ng kuko, di ba? Kasi nakadikit nga siya. Heist. Ano ba itong pinag-uusapan natin? 742. Let's proceed with our next story. This one ay pinadala ni Helena. Tignan natin ang kanyang spooky story. Sabi niya dito, not my personal experience, pero ito po ay kwento ng aking kaibigan at then dormmate ko nung college several years ago. Sa tuwing maaalala ko tong kwento ay kinikilabutan pa rin talaga ako. Noong college pa ako, several years ago, nag-decide po ako na mag-rent ng isang dormitory near the U-Belt for much easier accommodation kasi mahihirapan ako kung uwian pa ang gagawin ko since sobrang traffic at sa south pa ako uuwi kung sakali. Just to give you an idea, tatlo po kaming girls na nagsishare sa iisang maliit na kwarto para makatipid ng sobra. Ako at yung childhood best friend ko na pangalanan na nating Gina at isa pang female student na eventually naging solid na kaibigan din namin ang naghahati sa upa ng dormitoryo. Let's call our new friend as Jessa na lang. Mga ganitong panahon bago mag-undas, uso ang sem break. Oh yes, naalala ko yan, yung sem break. Kaya one time, me and Gina decided na umuwi sa Cavite kasi undas naman at magstay with our family. Naiwan mag-isa si Jessa sa dormitory since sabi niya may mga practice pa raw siya for their program sa college. So, iniwan namin siya. Siguro sa ika-apat na araw namin on our sem break vacation sa province ay biglang tumawag si Jessa. Nang madaling araw. Nakapagtataka pero kinonfirm niya kung kasama ko ba talaga si Gina na umuwi o baka pinagtitripan lang namin siya. Hindi ko gets ang mga pinagsasabi niya pero one thing na napansin ko is yung panic sa pagsasalita niya. After assuring and confirming na magkasama ngang talaga kami ni Gina, she just answered our queries kung bakit siya napatawag at biglang nagtatanong ng weird questions na wala naman sabay baba ng telepono. Noong nakabalik kami sa dorm after ng isang linggo, saka lang niya maluhaluhang kinuwento ang rason sa likod ng biglang pagtawag niya sa amin ng this oras ng gabi. The story goes by like this. Dahil nga umuwi kami ni Gina sa hometown namin, si Jessa lang ang solo sa double deck bed ng mga panahon na yon. Ako kasi sa sofa lang natutulog doon sa inuupahan namin. Si Jessa ang nasa babang bed. Si Gina naman ang usually na nasa ibabaw ng double decker. Si Jessa ay nag-iisa lang o nag-iisa that late night. Sa kalalima ng gabi, patay na lahat ng ilaw at ang tanging liwanag na tumatanglaw sa dilim ay nagmumula lang sa cellphone niya. Busy si Jessa sa paglalaro ng mobile game ng mga oras na yon. Habang nakatuon ang isip niya sa paglalaro, ay bigla niyang naramdaman na parang may kumakaluskos sa itaas na bahagi ng double decker.
To her own concentration sa paglalaro ay hindi niya pinansin nang biglang may kung anong anyo na dumungaw from the upper deck ng higaan at nagtanong, "Psst, Jessa, kamukha ko ba yung ka-dormmate mo?" Napatakbo si Jessa at di na lumingon at dali-daling isinara ang inuupahan naming kwarto. Sa isang convenient store siya nagpalipas ng gabi. Ooh, spooky. Spooky. Ho, ho, ho. Sabi ni Bianca, ang daming palang mumu sa Cavite. Puro Cavite ang mga sender. Oo nga. Oo nga, no? Napansin nyo rin ba yun? Ay, nako. Hello po sa mga nasa dorm. For sure may mga nakikinig o nanonood ngayon na ng mga nasa dorm. Nag-dorm na rin ako dati. Though yung dorm naman namin, mukha lang siyang haunted house. Pero ang pinaka nakakatakot na part talaga doon, yung tubig namin 7,000. Parang bakit? May swimming pool ba kami? Hindi ko talaga naiintindihan bakit 7,000. Aruy! 7:48. Next story. Galing kay Ace. Sabi niya, "Hello Koy, sana umabot pa ako sa spooky night mo. Here's my story about sa real life experience ko about creepy things. Way back 2011, nangyari to nung nagtatrabaho pa ako bilang isang car wash boy sa isang taxi company sa Ugong, Valenzuela. Every weekend, umuuwi ng bahay yung mga boss ko at kasama ko sa barracks and halos walang tao bukod sa mga talyer boys at medyo malayo sila sa tinutuluyan ko. Friday night, bago pa umuwi sa pamilya niya yung kasama ko sa barracks, nagkakwentuhan kami at bigla niyang naitanong sa akin, 'Ace, pag ba mag-isa ka dito, wala ka nararamdaman na kakaiba?' Then sabi ko, 'Wala naman.' At nagyabang pa ako at sabi ko, 'Sus, kung ganyan lang, di ako matatakot. Kasi yung bahay namin sa Zaragoza, may mga nagpaparamdam din, which is true naman. Actually, Kuya Chico, same tayo na may mga ibang tao sa bahay na nakikitira at nasanay na lang din kami. Anyways, back to story. So ayun, Sabado ng gabi, ako na naman mag-isa sa bahay. So bandang 8 p.m, tulog na ako. Kasi 1 a.m. to 6 a.m. ang working hours namin doon. So, kasarapan ng tulog ko, bigla na lang may parang sumipa ng pinto. As in, malakas talaga. Kaya nagulat ako at minura ko pa yung pinsan ko kasi akala ko siya yung sumipa ng pinto. Kasama ko kasi siya sa trabaho at uwian siya kaya madalas siya yung gumigising sa akin. By the way, wala naman lock talaga yung pinto. Bali, alam niyo yung mga pinto na hindi masyadong fit. So kaya lang siya na isasara is kailangan mo talagang puwersahin isara. So same method din pagbubuksan. Hindi pa ako agad tumayo nung nabuksan yung pinto kasi inaantok pa ako. At nagtataka din ako bakit ayaw pa pumasok sa loob ng pinsan ko para kunin yung mga gamit. Saka yung vacuum na gagamitin sa pag-car wash. And then, nakiramdam ako, baka nanti-trip yung pinsan ko, pero wala naman akong naririnig na mga tao na nagkikwentuhan sa labas. At wala akong naririnig na sasakyan na pumaparada sa area kung saan nililinis ang mga taxi. So lumabas ako para i-check. Pero nagulat ako, walang katao-tao sa labas. Tumingin ako sa orasan, 11 p.m. pa lang that time. Maaga pa. Maaga pa talaga para magkaroon ng tao. So iniisip ko, paano nabuksan yung pinto ng ganun kalakas kung hindi tao ang gagawa? Kasi kahit siguro malakas na hangin, hindi siya mabubuksan ng ganun. Puwera na lang kung buhawi yon,
Pero that time, hindi din mahangin. Kaya medyo kinutoban na ako. Pagbalik ko sa barak, sinara ko ulit yung pinto. At hinarang ko na yung isang upuan at vacuum. Pagkahiga ko pa lang, biglang nagbago yung pakiramdam sa kwarto. Parang ang bigat ng hangin. Parang bumigat yung gravity sa buo ang kwarto. At gising ako ng time na to. Same experience siya sa nakakaranas ng sleep paralysis. Pero sa sitwasyon ko, gising ako nung mga oras na yon. Kasi nga, kakahiga ko pa lang. Hindi ko na magalaw buong katawan ko. So, nagdasal ako. Hindi ko na alam kung ano-anong mga dinadasal ko. Halo-halo na sila. Basta humihingi ako ng tulong kay God nung habang nagdadasal ako sa isip ko. Ay bigla akong may narinig na naglalakad sa labas. Nung una, natuwa pa ako kasi akala ko may tao na. Di ko alam bakit di siya kumakatok or binubuksan yung pinto. Basta palakad-lakad lang. Kaya nadidinig ko yung paglalakad kasi taglagas nung time na yon at kung may lalakad doon, makakatapak talaga ng mga tuyong dahon. May mga puno kasi doon at yung sa tapat malapit sa pinto is may aratilis na puno doon. So, kinabahan ako lalo. Pinilit kong kapain yung phone ko para i-text yung isang pinsan ko na sunduin ako. This time, nagagalaw ko na mga daliri ko sa kamay pero mabigat pa rin talaga yung pakiramdam. Nasisilip ko yung screen ng phone habang nagte-text at buti na lang, kipad pa yung phone ko kaya madaling mag-text kahit isang kamay lang. Nakadiretso pa din kasi kamay ko, bali daliri lang talaga napapagalaw ko. Sabi ko sa pinsan ko, "Insan, pasundo ako dito sa barracks. Dalhin mo yung motor. Pag nasa labas ka na, bumusina ka lang at huwag mong ihihinto hanggat hindi ako lumalabas." After 10 minutes ata, narinig ko na yung motor ng pinsan ko at bumusina siya ng matagal hanggang sa biglang gumaan yung pakiramdam sa kwarto. Sinamantala ko yung pagkakataon para bumangon at lumabas na ng kwarto sabay sumakay sa motor ng pinsan ko. Pagka-uwi namin sa kanila, dun ko na kwento sa kanya yung na-experience ko. Di na kami natulog, hinintay na lang ako ng pinsan ko para ihatid ulit kasi di ko pwedeng pabayaan ng work ko. Bumalik ako ng mga 1:30 a.m. Nagpalit talaga ako para sure na may tao na sa area. So pagkadating ko, madami ng tao. Nag-uumpisa na yung isang pinsan ko na kasama ko sa trabaho. Magkape muna ako sa kantin bago magtrabaho. Pagkaabot sa akin ng kape ng matandang babae na may-ari ng kantin, tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako. Nagtaka ako kasi ang random eh. Di naman nagtatanong sa akin ng ganun yun. So sabi ko, "Oo, Nay, okay naman po ako. Bakit po ba?" Tanong ko sa kanya, patay mali siya ako kunwari. Then sabi niya, "Wala naman. Kasi parang nakita ko yung magnanay lumiko dun sa may barracks." So nagulat ako pero di ako nagpahalata kasi ayaw ko magkwento. Kasi ayaw ko takutin pa yung sarili ko dahil dun pa din naman ako matutulog. At di ako pwedeng umalis ng trabaho sa ganong dahilan. Kaya nagpatay mali siya ako na sinabing wala naman akong naramdaman. Sabi ko, sabay alis at nag-start na magtrabaho kahit hindi pa ako nakakahigop ng kape. About sa mga nanay, o about dun sa magnanay na sinasabi ng matanda, hindi na ako nag-abalang alamin lahat kung bakit sila andun dahil ayoko nga takutin ang sarili ko. After work, nagsalita na lang ako sa barracks at humingi ng pasensya sa magnanay kung anuman nagawa ko sa kanila. At simula noon ay di naman na sila ulit nagparamdam sa akin. Ooh, spooky. Spooky. Di ko alam kung lahat ba tayo dito nakaramdam na nung ganun. Yung sleep paralysis. Sa mga nandito ba, naramdaman nyo na ba yun?
yung ganyan sleep paralysis na yan, yung tulog ka, bigla kang gumising pero di ka makagalaw. Pero alam mong buhay ka, alam mong gising ka. Ewan ko. Well, again, scientifically, sabi nila na pwede daw itong maramdaman kapag natulog ka na busog, di ba? Sabi nila. Pag sobra yung dapat mong kainin, na sobra yung kayang i-take ng katawan mo. So yung kinain mo ay mas sobra dahil ewan ko may lumalapot daw yung dugo, no? So I don't know, it has something to do daw with the oxygen siguro na dumadaloy sa utak and all. Ako din naranasan ko na din yun. Pero buti naman hindi na ulit na sundan yung ganun. Dun sa dati ko pang trabaho, dun sa dati kong stasyon yun. Kasi natulog, ewan ko kung may kinalaman, natulog ako na yung pa ako may pinto, di ba? May pinto. Harap ng pinto, dun ako natulog. Yung pa ako nakatapat dun sa may pinto. Dalawang beses pa nangyari yun. Yung isang beses, nagising ako kasi natutulog na ako. Nagising ako dahil may tumatawang mga bata. Parang ganito. Yeah, parang ganyan yung tunog. So nagising ako, pagmulat ng mata ko, hindi talaga ako makagalaw, yung gusto kong gumalaw, pero ayaw talaga. Pero alam kong gising ako kasi nakadilat ako eh. Tapos alam ko yung paligid, madilim, yung kwarto. Tapos nililingon-lingon ko yung eyeballs ko, di ba? Wala naman. Tapos tinatry kong gumawa ng ingay, yung bubuka ko yung bibig. Pero parang may, ang hirap eh, parang may goma na pumipigil. Ang hirap gumana. Tapos di okay, nawala. Niyan ko lang, tulog uli ako, tulog. Pagtulog ko, ano naman, malakas na lagabog naman, bag, parang may nahulog na aparador ganung kalaki. Eh di gulat na naman ako. Ganun na naman, hindi na naman ako magagalaw. Pero nung time na 'yon, may nakita na ako na mukha. Tapos unti-unting lumalapit sa akin. Tapos nilap-lap niya ako. Lumaban ako. Charot! Charot lang. Wala nang ganun. Walang muka. Walang muka. Baka haharot niyo na naman. Ay, nako. Heist. Sabi ni Kat dito sa TikTok Live, experience sleep paralysis many times, Kuya Chico. Nangyari yan sa akin kapag super pagod at puyat. O ayan, yung iba super pagod, puyat. Yung iba pagka busog nga. Sabi ni Justin Rice, manlalaplap pala. Kung ganun lang din ang sleep paralysis, di ba? Sana ma-experience ko mamaya. Please. Sabi ni Francisco, natawa ako sa laplapan, buti hindi aso yon. Ay! Nakwento ko ba sa inyo nung huli kong panag kasi ngayon? So doon lang ako, so may nakalatag lang na mattress doon sa sahig, tapos doon ako nakahiga. Tapos yung dalawa kong aso, si Tommy, yung malaking aso tsaka yung mas maliit, si Kobe. Katabi ko, yung si Tommy nandun sa may gilid. So si Kobe nandun sa may paanan ko. Ganun palagi ang posisyon namin. Isang magigising ako na mga 8-9 para lang umihi, ganyan. Kasi ang gising ko talaga lunchtime or after lunch na. Nagising ako dahil parang naalimpungatan ako na parang hindi naman laplapan, no? Pero parang basa yung mukha ko. Yung pala nilalaplap ako nung aso ko. Dinidilaan ako ni Tommy. Ay, nako. Munti ko nang kagatin eh. Tapos bigla akong napatayo. Hindi pala napatayo, napaupo ako. Tapos napatigil ako. Tapos na-realize kong sana hindi na lang aso yung lumapalap. Sana hindi na lang si Tommy yun. Sana si ano. Charat! Just lang. Ay, nako. Ang technique dyan is igalaw ang hinliliit. Tapos, mawawala na daw, sabi ni Ems Ruan. O ito si Ems, ano to yung nurse to. Nurse to na nasa Abu Dhabi. Effective ba yun, ano, Ems?
hinliliit sa kamay o sa paa. Tapos mawawala daw. Pero hindi, kasi noong time na yun, nagagalaw ko nga yung... Meron pa nga din ako nagagalaw, pero hindi ko nasasabihin kung ano. Nagagalaw ko naman. Charot! Just lang. Sabi ni Jem, ako Kuya Chix na naginip ako pagising ko ang lagkit na ng anes ko. Ano kaya yon? Dugyot ka lang talaga. Maligo ka. Ha? Maligo ka. Yung kung ano mga nararamdaman mo. Malagkit yung anis. Ay. Si Jason Ramirez, o totoo po, sleep paralysis na experience ko din po. Di ba nga? 802, we'll be back with more stories dito sa Halloween special ng DMC. Kasama niyo pa rin ako, Kuya Chico, on the radio. In the meantime, balik tugtugan na muna tayo with Whitney Houston, Sumalangit na Wan. I Will Always Love You. Same same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ate Whitney, kanta na.